Ayan, magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Actually, alas 2 na ng umaga dyan nang ginawa ko tong vlog na to. Nakakabahala po ah. Kasi po, akala nating lahat yung sagutan ni Thinking Pinoy or RJ Nieto at ni Sir Mike Abe ng SMNI ay tapos na. Dahil nga dun sa tungkol kay Pastrana. Yun ay alam naman natin na sila yung nagkakasagutan. So, bago po natin ituloy itong ating talakayan, kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para lagi po kayong updated dito sa ating Mark Ramos channel. At like niyo na din and share itong video na to. So, ito po, nag-post po ngayon-ngayon lang, alas dos, halos alas dos na ng madaling araw dyan sa Pilipinas, nag-post po si RJ Nieto or Thinking Pinoy na talagang pinangalanan niya. Sabi niya dito is, ayan, be careful, Mr. Mike Abe. I have screenshots that can destroy your reputation. Tread carefully. Diyos ko po. Yun nga po, ano, etong pinagmulan nito is yung pagsagot ni Sir Mike Abe ng SMNI kay Thinking Pinoy. Dahil nga daw, kumbaga, dapat kung sakali na merong mga ganong issue, dapat ipag-usapan na lang, hindi na yung ibinobroadcast o hindi na ilinalive o hindi na pinag-uusapan agad. Kumbaga, ayusin muna personal bago kung talagang hindi maayos, saka ilive or saka whatever na gawin yun. So, hindi nga sila nagkakaintindihan nito. Hindi ko expect na lalaki ng ganito ang problema na to. Dahil kung pagbabatayan natin itong post ni Sir RJ Nieto is kumbaga parang medyo personalan na, ano, medyo personalan na. Ako doon sa sitwasyon nila doon kay Pastrana, parehas ko silang naiintindihan eh. Parehas silang may point. Si Thinking Pinoy gusto niyang i-straight to the point na ipaalam sa taong bayan na, oh, hold on, yung gusto niyong i-appoint is merong mga problema o may sabit pa. Kailangan muna ipaliwanag sa taong bayan yan at kailangan solusyonan muna yan bago i-appoint. At yung kay Sir Mike Abe naman, naiintindihan ko din, dapat o kailangan siguro pag-usapan mo muna yan. Muna natin yan. So, sa madaling salita po, both sides po is merong ano, merong tama. Both sides po is merong ipinaglalaban. Yung sa akin naman po is sana wag nang umabot sa point na silang dalawa is magbangayan pa. And hopefully, sana itong post na to is last na to. Kung whatever, kung sino man, o wag na siguro sumagot si Sir Mike Abe upang sa ganon ay hindi naman maging masaya yung mga taga-kabilang parlor in this way. Kasi alam naman natin na yung mga taga-kabilang parlor ay mga nag-aantay lang yan na mag-failed ang pangulo natin na si President Bongbong Marcos. So sana, ito is last na and hopefully is hindi na sumagot si Mr. Mike Abe dahil for sure yan kapag ka sumagot pa eh malamang medyo malayo-layo talaga ang tatahakin nitong argumento na to, nitong hindi pagkakaintindihan na to. Kasi para sa akin yung post na to is parang ano na eh, personal na. Kumbaga, hindi ko kasi buong napanood yung kay Sir Mike Abe. Hindi ko sure kung may personal din ba siyang sinabi about doon. Pero since naman tayo, ang ipinaglalaban natin ay Uniteam, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, siguro po kung sakali na makita at mapansin ng ating Pangulo itong mga ganitong sagutan ng mga supporters niya at ng mga sagutan ng mga mismong tao na malaki ang naiambag sa kanyang kandidatura, eh hindi magiging masaya ang ating Pangulo. Sana po, kumbaga magkaayos na itong dalawa na to at alam naman natin na yung sagutan nilang ganyan is mga taga-kabilang parlor lang ang nagiging masaya. And at the same time, alam naman natin na parehas silang may point doon sa kanilang ipinaglalaban. Magkaintindihan na lang siguro at kumbaga, isipin na lang nila, oh, hold on, magkakampi tayo,
parehas tayong pro-government, parehas tayong pro-BBM, parehas tayong gusto natin na ang gobyerno ito ay magtagumpay. So, mag-usap na tayo personal. Mag-message na tayo ng personal. Ayusin na natin to para sa ikauunlad ng ating bayan. Pero kung patuloy po na magkakasagutan, ako, hindi po maganda. Hindi po maganda. Dahil yun yung mga taga-kabilang parlor ang sinasabi, o tingnan nyo, hindi pa nakakaupo, mga nag-aagawan na sa pwesto. Which is, alam naman natin na itong dalawa na to, eh, hindi sila talagang nag-aantay ng pwesto. Si Tipi nga, di ba, inalok na, pero tinanggihan niya. Si Sir Mike Abe, mukhang kontento naman sa kanyang ginagawa. Hindi niya kailangan mag-antay ng posisyon. Pero, yung mga taga-kabilang parlor, upang masira tayong mga supporters, tayong ang mga loyalista ng pamilya Marcos at President Bongbong Marcos, gagawan at gagawan nila ng issue. So ito, magiging butas para sa kanila. Masabi nila na, ating na mo, umpisa pa lang, mukhang hindi na magtatagumpay. O tingnan nyo, yung mga supporters pa lang, nag-aaway-away na. Diba? So, sana mag-usap na sila. At alam ko naman po na lahat po ng supporters nitong dalawa na to, kahit po tayo, and yung mga ka-unit team natin, eh hindi nagiging masaya doon sa kanilang sagutan. Kung ano man po yung screenshot na iyon, medyo personal na po siguro yon. Ako, kung sakali, kung tatanungin nyo ako, wag na lang sana. Wag na lang sana. Ano? Although hindi naman kung sakali na kumalat or kung whatever yung screenshot na yon, eh alam naman natin na hindi maaapektuhan o hindi dapat i-relate kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil ito ay dalawang individual na sumusuporta lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, kumbaga, hindi yung kung may screenshot man si Sir Mike Abe, eh hindi kasama si Bongbong Marcos diyan, si Pangulong Bongbong Marcos. Pasensya na po ah kung paulit-ulit kong natatawag ang ating pangulo ng Bongbong Marcos, kasi nasanay ako dati during election, at nasanay ako na merong mga taga-kabilang parlor na hindi pa na kumbaga elected pa lang yung iyong presidente, bakit mo tinatawag na presidente na siya, may nakaupo pang presidente. So ngayon po, pwedeng-pwede na nating sabihin na President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayun. Sana po etong dalawa na to magkaayos na, wag nang lumala. Hindi tayo naman po vlogger, hindi naman po natin pwedeng hindi ibalita, at hindi naman po pwede nating antabayanan ito at reaksyonan. So alam naman din po namin na hinihintay din niyo po kung ano ang mga reaksyon namin dito sa nangyayaring dalawa na to. So hopefully magkaayos na po sila, at sila po mismo yung magsilbi na isunusulong natin na unity.